Hello guys, andito na naman tayo sa bagong episode ng Pinoy Movies Then and Now, at ang pelikula natin ngayon ay ang Kapag Puno Na ang Salop, isang action, drama movie na pinalabas noong 1987, halika't tignan natin ang mga edad at totoong pangalan ng mga paborito nating artista sa taon na inilabas ang pelikula at sa taong kasalukuyan. Guys, bago natin simulan ang video, please like, share and subscribe, salamat! Sergeant Isagani Guerrero, edad noong pinalabas ang pelikula 48, ginampanan ni Ronald Alan Kelly Poe, na pumanaw sa edad na 65 dahil sa stroke. Isa akong judge na tumatanggap ng suhol. Marami ka ng niloko at minalangya. Marami ka ng pinatay. Pati batas binaboy mo. Pinuno mo na sa loob, judge. Malapit na kitang galusin. Chief Romero, edad noong pinalabas ang pelikula 56, ginampanan ni Jose Romulo, na pumanaw sa edad na 83 dahil sa pneumonia. Taga saan ang mga yan? Tama hinala niyo, Hepe. Taga Del Pilar. Ang lakas naman ng loob ng mga ito. Dito pa dumayo para magnakaw ng kalabaw. Sergeant Sibal, edad noong pinalabas ang pelikula 59, ginampanan ni Prudencio Valdivia, na pumanaw sa edad na 69 dahil sa cardiac arrest. Dito muna siya titira sa atin. Ha? Kaya yung isang kwarto sa taas, linisin mo. Oh. Palitan mo ang kumot, punta ng unan. Saka yun laman ang cabinet, alisin mo na yung gamit mo nun. Basura na yun eh. Sibal, baka namang malaking istorbo sa inyo. Ano bang istorbong sinasabi mo? Ay kung ako naman ang mapatpat sa buhay na pista, ay di ganito rin ang gagawin mo sa akin siguro. Detective Ramiro, edad noong pinalabas ang pelikula 43, ginampanan ni Rene Domingo Hawkins, na pumanaw sa edad na 70 dahil sa natural death. Sarento, mukha yata napabilis ang kalabit mo ah. Makani sa papel, di tumama. Mang Porong, edad noong pinalabas ang pelikula 60, ginampanan ni Angel Ito Castro Anzu Reyes, na pumanaw sa edad na 67 dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Baka nakakalimutan mo na hindi isang pampang ng ilog. Dalawa, Dante. Dalawa. At ang lahat ng palayok ay may katapat na suklod. Dante, edad noong pinalabas ang pelikula 37, ginampanan ni Leandro Delantar Alvarez, na pumanaw sa edad na 63 dahil sa cardiac arrest. Nasisiya naman ako. Bukod sa binayaran ako, may sasama ko pa isang probinsyanong puli sa aking listahan. Mabilis ako, Sarito. Ang nakikita ko palang na mabilis eh. Kaya ang iyong punganga. Marami ka nang napatay na pulis. Tapusin na natin ito. Yan ang gusto ko. Judge Ricardo Valderrama, edad noong pinalabas ang pelikula 58, ginampanan ni Eduardo Virches Garcia, na pumanaw sa edad na 70 dahil sa aksidente sa taping. Hindi ko papayagang madugisan ang pangalan, Valderrama. Kailangan proteksyonan ko ang aking sarili, kahit na sino masagasaan, o kahit na sino masagasaan. Ako muna bago ang lahat! Mrs. Valderrama, edad noong pinalabas ang pelikula 56, ginampanan ni Lucy May Grites, edad ngayon 72. Nasabihin sa akin ni Ricardo, ang tungkol sa promotion at transfer sa Maynila, hindi ko talaga alam kung anong iisipin ko. Ni sa guni-guni, hindi ko akalain na... Ay, Diyos niyo! Bakit naman? Paquito Mar-Aman, edad noong pinalabas ang pelikula 50, ginampanan ni Francisco Bastiles Diaz, na pumanaw sa edad na 74 dahil sa pneumonia. Malinis ang pagkakatrabaho niya. Nagustuhan ba? Sakali lang yan. Sana pala, ito ang pinakaabot sa'yo ni Judge. Para ka maiwas sa malaking problema,
Eh, uwi ka na lang sa Buenavista. Kung ako ikaw sa rento, doon na lang ako. Baka sa sunod eh. Hindi lang dito sa ospital pag-arap. Tina, edad noong pinalabas ang pelikula 21, ginampanan ni Rowena Moran, edad ngayon 57. Ikaw na sanang bahala magpasyensya dun sa kinasal ko kagabi. Inisipin nyo, lahat naman ang tao nabibigla sa ganun pagkakataon. At alam ko naman hindi lang kayo nagkaintindihan kagabi. Pagpalagay na lang natin, wala nangyari kagabi. Salamat. Hayaan mo, lagi kong sisilipin si Mang Paeng. Manding, edad noong pinalabas ang pelikula 50, ginampanan ni Rodolfo Rudy Meyer, na pumanaw sa edad na 72. David, edad noong pinalabas ang pelikula 40, ginampanan ni Ernie David, na pumanaw sa edad na 54 dahil sa kanser sa lalamunan. Hello? Trinidad? Ano? Ginatatawag ka ni Major, importante. Paano si Guerrero? Mary William sa'yo. Pumunta ka kayo sa headquarters ngayon din. Oo. Nonoy, edad noong pinalabas ang pelikula 50, ginampanan ni Nonoy de Guzman, edad ngayon 86. Ano ko ni Judge, malakas-dose ka Mang Paulkin. Ayun ba? Wala na yun, Mamberto. Limatado na yun. Yung ba naman dito bagay yun, kailangan pa si Judge. Alam mo namang maraming ginagawa yun. Ang gawin mo lang, gumawa ka ng paraan, magbenta ka ng ari-arian mo. Dr. Kiras, edad noong pinalabas ang pelikula 37, ginampanan ni Jaime Francisco Garcia Fabregas, edad ngayon 73. Kung naman ganyan ang pananalita, Doktor, meron na nga nahihirapan dyan eh. Nangahamak pa kayo rito. Hindi ba kayo nakakaintindi? May pataka lang kami sa ospital na ito. Walang deposito, walang serbisyo! Ilang deposito ang gusto mo? Mang Berto, edad noong pinalabas ang pelikula 56, ginampanan ni Augusto Victor, na pumanaw sa edad na 87 dahil sa pneumonia. Kuya, kausapin ko si Judge. Sa inyo yun. Pag tinulungan kayo ni Judge, hindi maaaring tumanggi si Ponsing. At titignan ko na rin kung anong magagawa ko. Sige. Salamat, Kani. Attorney Hoson, edad noong pinalabas ang pelikula 47, ginampanan ni Ernie Zarate, na pumanaw sa edad na 77 dahil sa komplikasyon dulot ng diabetes. Para kay Judge Ricardo Valderrama, ang bagong West de Primera Instancia. Congratulations! Major Narciso Fernandez, ginampanan ni Nanding Fernandez. Alam kong mabuti kang pulis, Guerrero. At alam ko rin na malaki ang malasakit mo sa ating mga kapatid sa halabukan. Pero hindi ganyan ang tago ng isang departamento. This has to be a team effort where everybody should play a part. Tandaan niyo yan, Guerrero. Yes, sir. That's all.